Hi guys, let's play Panahon na naman by River Maya. So ang ituturo ko sa inyo ay ang intro, verse, refrain, chorus, and then yung kanyang instrumental. So ngayon, bigyan ko muna ng basic para dun sa ating mga nanonood, subscribers na beginner. So tawag ko dito ay frets. Okay. Ito yung ating chords, 6 string, okay? First, second, third, fourth, fifth, okay, 6. So ngayon, mag-start muna tayo sa okay, paano ba natin lalaruin ang panahon na naman. Ngayon, okay, para dun sa mga babae, okay, medyo mataas ang boses. Ngayon, advice ko na gumamit kayo ng kapo. Okay, pwede nyo ilagay dito sa number at parting gitna para bumagay yung boses nyo dun sa key, sa chords na gagamitin natin. So pagka lalaki, pwedeng wala na siya. Pero pag lalaki, medyo mataas ang boses, need mong gumamit itong kapo. Okay? Ipepesto mo siya kung saan babagay sa boses mo. Gaya ko, nilalagay ko siya dito sa number 2. So pag nilagay natin ito sa number 2, ito ngayon magiging first fret mo. First, second, third, fourth. So wala na ito. Imagine mo wala ito. Okay? Okay, let's start with the intro. Panahon na naman. Ang start niya ay G. Okay. Okay, para sa mga beginner, ang G, ito po ang ating G. Okay, yan. Yung iyong index finger, ilagay mo dito sa second fret first, second, third, fourth, okay? Second fret, second string, and then first string, yung iyong index finger ay yung iyong middle finger, and then yung ring finger mo at little finger mo lagyan mo lang dito sa fifth and sixth string sa third fret. Okay, ito ang tawag dito ay G, and then next chord is C over G. Okay, C over G ang tawag dito. Bakit C over G ang tawag dito? Kasi yung base ng C ginamit natin, at the same time yung lead ng G ginamit natin. So ganito. So 2 times, and then G, C over G, G, then C over G, and then lipat mo to, index finger mo tsaka itong middle finger mo dito sa second fret, and then itong index finger mo lagay mo sa second fret first string, okay? So yun ang ating intro. Okay, ito siya ha, G, C over G, balik sa G, then C over G uli, E minor, tawag ito E minor over G kasi ito yung E minor, pero gamit natin yung lead ng G kaya naging E minor over G ang tawag dito, E minor over G, okay? Then balik, punta ka sa F sharp over G. Kaya siya tinawag na F sharp over G kasi gamit mo yung bass ng F sharp, and then gamit mo yung lead ng G, kaya F sharp over G. And then punta ka dito, balik ka dito sa C over G. Paano siya? Tugtugin natin.
paano ang kanyang strumming. Ito ang proper strumming niya ngayon. 5 moves lang. 1, 2, 3, then up, down. Okay, 5 moves. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, testingin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Lipat. Lipat. E minor over G. F sharp over G. C over G. Okay, yun ang ating intro. So, punta tayo sa first verse. So, sa first verse, ganun ulit ang gagamitin nating chords. Kung ano yung ginamit nating chords ng intro, ganun din ang gagamitin natin sa verse. Okay, testingin natin. Sabayan natin na kanta. My, my, naririnig ako. Ating intro, yun ang ating verse. So punta tayo sa refrain. Ang refrain natin ay D. Okay, pag sinabi natin D, ito yung chords ng D. Ayan. Itong index finger mo, lagay mo sa 2nd fret, 1st, 2nd fret. Itong 4th string. And then itong middle finger mo, lagay mo sa 2nd fret ulit, 6th string. And then itong yung ring finger, lagay mo dito sa 3rd fret, 5th string. Okay? Yan ang ating D. Okay? D, and then C over G. Ayan. Then G. Okay? 2 times natin gagamitin yon, gagawin yon. D, okay? D, C over G, and then G. Twice. Okay, sabayan natin ang kanta. Hindi mo ba namamalaya? Wala ka bang nararamdaman? And then balik ka uli sa D. Ika ng hang C over G. Hangin ang E minor over G. Humahangin F sharp over G. Sa atin C over G. Okay, yun ang ating refrain. So punta naman tayo sa chorus. Pag chorus na, gamit ka ng D. Okay, D. Una naman G F sharp over G. Nang pag-ibig E minor over G. Okay. Panahon na naman. C, ang tawag ito ay C over G. Bakit? Ay, G over C. Bakit tinawag na G over C? Kasi yung bass ng G, gagamitin natin. Ito, ito yung bass ng G. And at the same time, yung key ng C, gagamitin natin. Kasi ito ang C. Ganito po ang C. So, pag inilagay mo ito dito, tawag ito ay G over C. So, paano yung G over C? Itong index finger mo, ilagay mo dito sa okay, 1st fret, 5th string, and then itong middle finger mo, ilagay mo sa 2nd fret, okay, 3rd string, itong ring finger mo naman, ilagay mo sa 3rd fret, itong little finger mo pala, ilagay mo sa 3rd fret, 2nd string, and then itong ring finger mo, ilagay mo dito sa 3rd fret, 1st string. Ayan, okay? Ganito ang magiging pesto niya ngayon. Okay, ulitin natin. 1, 2, then 3, 4. Okay, ganito ano? Okay. Ang tawag dito sa key na to ay G over C. Okay? Then after ng G over C, ilista nyo, lilipat tayo dito. Okay, ito. Iipod mo dito.
Yan. Okay? So hindi magbabago yung peso ng hindi magbabago yung peso ng mga daliri, ililipat mo lang ng frets. Yan. Ang tawag naman dito sa kina ito ay ito ay sige. G over C. Ito ay F, G, A. A sharp over G sharp ang tawag dito. Okay? So from 3rd fret, lilipat ka sa 6th fret. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th fret. And then ito, ganun ulit. Ito ganun ulit ang pwesto ng daliri, ililipat mo lang siya dito. Dito. Okay? Ang tawag from here, move ka here, lipat ka dito. Okay? And then lipat ka naman dito. So ano tawag sa kina ito? F G A B C. Ito yung C. Okay, C rin ito. Ito C. Ito C rin ang tawag dito. Kasi ito yung C, bilang ka lang ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Akyat ka. Yan, C din ang tawag dito. Ano? So G over C. A sharp over G sharp. And then C over A sharp. Okay. Testingin natin. Then balik ka uli sa G. Testingin natin ha. Chorus. Second verse. Basta maigiyan mata ng bawat tao, nakasilipan isang bagong saya. G. At pag-ibig na dakila, matagal nang nawala, kumusta na? Nariyan instrumental natin, guys. Kung ano yung ginamit natin nung chorus, ganun din yung chords na gagamitin natin. Okay, ulit. Instrumental. Twice. Balik tayo sa chorus, tama? Balik tayo sa chorus. Panahon na naman ng pag-ibig.